Pag-usbong ng Burjuwazi. Ang terminong Burjuwazi ay iniuugnay sa mga mamamayan ng mga bayan sa medieval France na binubuo ng mga artisan at mga ngalakal. Ang mga artisan ay nangangagawang may kasanayan sa paggawa ng mga kagamitang maaari may partikular na gamit o pandekorasyon lamang. Sila rin ay maaaring iugnay sa mga guild system. Malaki ang pagkakaiba ng pamumuhay ng mga bourgeoisie sa pamumuhay ng mga aristokrasya, mga magsasaka, o ng mga pari. Ang daigdig nila ay hindi ang manor o ang simbahan, kundi ang pamilihan. Sa huling bahagi ng 17 na siglo, naging isang makapangyarihang pwersa ang bourgeoisie sa Europe. Binubuo sila ng mga mangangalakal, banker o nagmamay-ari o namamahala ng bangko, mga ship power na nagmamay-ari ng mga bangko, mga pangunahing mamumuhunan, at mga negosyante. Hindi nakabilang sa kanila ang mga artisan na sa panahong ito ay mayuuri na sa mga manggagawa. Hindi lamang ang paglakas ng bourgeoisie ang matutunghayan natin sa bahaging ito ng kasaysayan ng paglakas ng Europe. Bahagi rin ng pangyayari sa panahong ito ang pag-iral ng sistemang nagbibigay daan sa paghahangad ng mahalagang metal, mayroon ng ibang panig ng daigdig maliban sa Europe. Ang merkantilismo. Paano nga ba ito nagsimula? Ang pag-unlad ng isang bagong doktrinang tinatawag na merkantilismo ay nakatulong din sa pagkabuo at paglakas ng mga nation-state sa Europe. Nabuo ang prinsipyo ng merkantilismo upang itaguyod ang kaunlarang pang-ekonomiya at kapangyarihang politikal sa isang bansa. Bagamat kadalasang ikinakategorya bilang patakarang pang-ekonomiya, ang merkantilismo ay isang sistema na ang pangunahing mga layunin ay pang-politikal. Ang mga layuning ito ay nagkaroon ng malaking kitang nagbibigay daan upang ang hari ay makapagpagawa ng mga barko, mapondohan ang kanyang hukbo, at magkaroon ng pamahalaang katatakutan at rerespetuhin ang buong daigdig. Ang doktrinang bullionism ay sentral sa teorya ng merkantilismo. Sa ilalim ng doktrinang ito, ang tagumpay ng isang bansa ay masusukat sa dami ng mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito. Ibig sabihin, kung mas maraming ginto at pilak ang makukuha ng isang bansa, mas maraming pera ang malilikom nito bilang buwis. Pagtatatag ng National Monarchy. Malaki yun ay tulong ng pagtatatag ng National Monarchy sa Europa. Ang monarchy ay isang anyo ng pamahalaan na kung saan ang kataas-taasang kapangyarihan ay lubusan o naturingang inilalagak sa pinuno ng Estado, kadalasang panghabang buhay. Ang naghahari naman ay ang mga noble na sila ring mga Panginoong may lupa. Namayagpag ang mga hari sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo at pagbubuo ng matatag na sentralisadong pamahalaan. Humihirang siya ng taong magpapatupad ng batas, nagsasagawa ng paglilitis, at magpaparusa sa korte ng palasyo. Dahil sa proteksyon na ito, lumipat ang katapatan ng mga mamamayan sa pamahalaang monarkiya. Handa sila magbayad ng buwis para dito. Ang buwis naman na binabayad ng mga mamamayan ay ginagawang pondo ng hari para makapagbayad sa mga sundalo. Nabanggit ko kanina, nahirang na lamang ng mga tauhan sa korte ang hari. At ito ang rason kung bakit. Madalas na constitutional ang mga monarkiya sa Europa. Meaning, hindi may impluensyahan ng monarko ang politika ng Estado. Pag-usbong ng mga nation-state. Ang nation-state ay isang Estado na pinananahanan ng mga mamamayan na may magkakatulad ng wika, kultura, relihiyon at kasaysayan. Mahalaga ang nation-state sa mga pambansang monarkiya na may kakayahang at kapangyarihang magpatupad ng mga batas sa buong nasasakupan. Umusbong din mula sa nation-state ang mga bagong institusyong may mga profesional na sundalo tapat sa hari. Tungkulan nila na palawigin ang teritoryo at kapangyarihan ng monarkiya kahit mga hulugan ito ng digmaan. Nagmula rin ang institusyon ng burokrasya sa mga opisyal o kawani na may kasanayan para patakbuhin ang pamahalaan ayon sa kautusan ng monarkiya. Tapos, ang paglakas ng Europa ay nagbigay daan din sa pagpapalawak ng impluwensya nito. Naganap ito ng panghihimasok at pananakop
ng mga Europeang nation-state sa Asia, Amerika at ng kinalaunan sa Africa. Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas ng Europa. Naging mas makapangyarihan ng simbahan nang itakda ni Papa Gregory VII na ang lipunan ay bahagi ng kaayusang banal na napapasailalim sa batas ng Diyos. Ang investiture controversy ay sumasalamin sa tunggalian ng interes ng simbahan at pamahalaan kaugnay ng mga ideya ng Papa Gregory VII. Pagusbong ng Renaissance. Ang Renaissance ay nangangahulugang muling pagsilang o rebirth. Maaari itong ilarawan sa dalawang paraan. Una, bilang kilusang kultural o intelektual na nagtangkang ibalik ang kagandahan ng sinaunang kulturang Greek at Roman sa pamagitan ng pag-aaral sa panitikan at kultura ng mga nasabing sibilisasyon. Kalawa, bilang panahon ng transition mula sa Middle Ages tungo sa modern period o modernong panahon. Dahil sa pagunlad sa agrikultura, bunga ng mga pagbabago sa kagamitan at pamamaraan sa pagtatanim, umunlad ng production sa Europe noong Middle Ages. Monopolisado rin ng Hilagang Italy ang kalakalan sa pagitan ng Asia at Europe. Ang yaman at industriya ng mga lungsod-estado na ito ay hindi nakasalalay lupa kundi sa kalakalan at industriya. Sa pagtatapos ng Middle Ages, nagkaroon ng bagong kapangyarihan ng mga hari. Samantalang ang kapangyarihan naman ng simbahan ay sinimulang tulig sa inyo. Nagbigay daan ang mga kaganapang ito sa pagsilang ng bagong pananaw na dulot ng interes sa pag-aaral ng sinaunang Greece at Rome, ang humanismo. Ang mga scholar na nanguna sa pag-aaral sa classical na sibilisyon ng Greece at Rome ay tinawag na humanist o humanista. Mula sa salitang Italian na nangangahulugang guro ng humanidade, particular ng wikang Latin. Pag-aaral ng mga ito, napagtanto ng mga humanista na dapat gawing modelo ang mga klasikal na ideyang matatagpuan sa mga asignaturang ito. Mga ambag ng Renaissance sa iba-ibang larangan. Sa larangan ng sining at panitikan, ito ay sina Francesco Petrarch, Giovanni Boccaccio, William Shakespeare, Desiderius Erasmus, Niccolo Machiavelli, Miguel de Cervantes. Habang sa larangan ng pinta, Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, at Rafael Santi. Sa larangan ng agham sa panahon ng Renaissance, Nicolas Copernicus, Galileo Galilei, at Sir Isaac Newton. Ang kababaihan sa Renaissance. Sa panahon ng Renaissance, iilang kababaihan lamang ang tinanggap sa mga universidad o pinayagang magsanay ng kanilang profesyon sa Italy. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang makilala ang ilang kababaihan at ang kanilang ambag sa Renaissance. Ano ang Reformasyon? Dito nagsimula ang paghihiwalay ng mga Protestante sa Simbahang Katoliko Romano. Gayunpaman, hindi nagpabaya ang mga Katoliko Romano. Sino si Martin Luther? Siya ang ama ng Protestanteng paghihimagsik. Isang mongheng Agustinian at nagsimula magdula na mabasa niya ang kaibahan ng katuruan ng simbahan at katuruan ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Ano ang indulhensya? Ito ay ang kapirasong papel na nagsasaad at nagpapalabas na ang grasya ng Diyos ay maaaring ipagbili at bilhin para sa kapatawaran at kaligtasan ng tao. Epekto at kahulugan ng Reformasyon. Maraming mga gawi at turo ng simbahan ang tinuligsa ng reformista, partikular sa immoralidad at pagmamalabis ng simbahan. Dahil dito, ang walang tigil na iringan sa pagitan ng simbahang Katoliko at Protestante at patuloy na pagpapalaganap ng paniniwala at adhikain ay nagdulot ng mga mas sumusunod na epekto. Una, nagkaroon ng dibusyong panrelihiyon sa Europe. Kalawa, gumawa ng aksyon ang simbahang Katoliko hingil sa mga suliraning panrelihiyon upang maibalik ang dating tiwala ng mga tagusunod. Ikatlo, ang taliwas na ideya ng dalawang malaking relihiyon sa Europe at ang huli ay ang pagpapanumbalik ng katuruang espiritual sa Kristyanismo, ang pagpapalaganap ng mga Biblia
at ang doktrina ng kaligtasan base sa mga Biblia.